Welcome back again to our channel. Bago natin simulan ng ating kwento, ay maaaring pakilike ng ating video, subscribe to our channel, and hit the notification bell for more updates! Ang pagpapatuloy ng ating kwentong Pinamagatang Nakataling Puso. Naroon ang mga ito sa isang sulok ng hardin at masinsinang nag-uusap. Natitiyak niyang wala siyang pag-ibig kay Jasper at hindi siya nagseselos. Pero nagagalit siya dahil asawa na niya ito and she felt possessive. Pero sinikap niyang kontrolin ang sariling emosyon at nakangiting hinarap ang biyanan. Mauuna na kaming bumalik ng Maynila sa inyo ni Jasper, iha. Ani Don Francisco. May aayusin pa akong papeles sa Maynila bago kami bumalik sa Las Vegas sa makalawa. Babalik po kayo sa Maynila ngayon? Si Doña Margarita ang sumagot. You're on your honeymoon, Layel. Alam nga namang nandito kami ni Francisco. Anyway, nangako si Jasper sa isang buwan ay pupunta kayo sa Las Vegas. Hihintay namin kayo roon at ipangako mong maiibalita mo sa aking magkakaupo na ako. Pinamulahan ng mukha si Layel. Natawa si Don Francisco. You see, Margarita, sinong may sabing hindi nagbablush ang mga babae ngayon? Ang manugang mo lang, Francisco. At natutuwa ako at nagkaasawa na iyang anak mo na hindi ko alam kung kani-kaninong babae nasasabit ang pangalan. Sinulyapan ang anak na nakikipagtawanan kay Zaira. Ang akala ko pa naman noon ay sila ni Zaira ang magkakatuluyan. Wala sa loob nitong sinabi, pagkatapos ay binalingan si Layel. Pero tulad na nga ng sinabi namin sa iyo, iha, Zaira is almost a family at magkababata ang dalawang iyan. Isang tango lang ang isinagot ng dalaga. Pagkatapos ng reception, ay isinabay na ng dalawang matanda si Pasing pabalik ng Maynila. Do you mind kung ihahatid ko si Zaira pa uwi sa kanila? Ani Jasper na nilapitan siyang pinanood ang pagbaba ng sasakyan ng biyanan sa driveway. Bakit hindi na lang siya sumabay kay James? Tuloy-tuloy niyang sinabi sa formal na paraan. Nakita niya ang amusement sa mata ng asawa at lalo siyang nainis. Para siyang nagseselos na asawa. Of course, sige, ihatid mo siya. Pagbawi niya. Walang sasakyan si James Layel at nasa talyer. Sumabay lang siya sa dalawang sponsor natin. At doon uli sumabay uli. At doon din sumabay ang nagkasal sa atin kaya hindi nakakasya si Zaira. Paliwanag ni Jasper. Okay lang, Jasper. Walang emosyon niyang sagot. Kasabay ang paglalakad papasok sa bahay. Nakahiga na siya nang marinig ang papasok ng sasakyan sa driveway. Bumangon ang kaba sa dibdib ni Layel. Saan matutulog si Jasper? Ano ang gagawin niya kung sakaling piliin ang asawang sa silid niya matulog? Ano ang gagawin niya kung sakaling piliin ang asawang sa silid niya matulog? Bago pa niya nasagot ang katanungan sa isip niya, ay bumukas na ang pinto at pumasok na ang asawa niya. Mabilis siyang bumangon. Huwag mong sabihin dito ka matutulog. Hindi sumagot si Jasper at tiningnan lang siya. Walang anumang nag-alis ng damit at pumasok sa banyo. Sa lagaslas ng tubig ay alam niyang naliligo ito. Tuluyan ang tumayo si Layel. Kung lalabas siya, ay aling silid naman kaya ang gagamitin niya at hindi ba siya susundan ni Jasper doon? Halos sumabog na ang dibdib niya sa matinding kaba at palakad-lakad siya sa silid. Nagulat pa siya nang bahagyang bumukas ang pinto ng banyo. Isang tuwalya ang nakapulupot sa ibabang bahagi ng katawan ni Jasper
at isa pa sa pinapahid sa basang buhok. Hinagod nito ng tingin ang pantulog niya. Isang nakakalokong ngiti ang sumilay sa mga labi niya. "Do you really think I will find you less attractive with those pajamas? Why babe, huhubarin ko rin yan." Wika nito habang patuloy sa pagpupunas ng buhok. "Don't call me that, buisit ka Jasper. I'll fight with you pag..." "Sinabi mo na iyan noon, Layel." Matabang nitong sinabi kasabay ng pagkawala sa mga ngiti sa labi niya. May humahaliling ibang emosyon sa mga mata nito. Inihagis si Stoll ang basang tuwalya at humakbang papalapit sa kanya. Nagpanik si Layel. Nakikita niya ang desire sa mga mata ng asawa. Humakbang siyang palihis at akmang tatakbuhin ang pinto, subalit mabilis siyang nahawakan ni Jasper sa braso at marahas na hinatak payakap. "Saan sa palagay mo ikaw pupunta ha?" Ikinulong nito ng mahigpit ang asawa sa dibdib. Bitawan mo ako Jasper, ano ba?" At nagpumiglas ng husto si Layel, his chest against her breast, his growing manhood hard on her stomach. Pinilit niyang alisin sa isip ang kakaibang damdaming nagpupumilit sumiksik roon, and fought hard. "Stop it, Layel!" Ni hindi nito ininda ang mga panglalakas niya upang makawala. Ang pagsuntok niya sa patipunong dibdib nito, samantalang siya ay abot-abot ang hingal sa pagpupumiglas. "Hindi ko kayang isipin pinabababa mo ang sarili mo sa pagiging rapist, Jasper Zobel. Are you running out of willing woman? At kahit sa asawa mo ay gusto mong gamitan ng dahas?" Naningkit ang mga mata ni Jasper sa sinabi niya. Tila bakal ang mga braso nito sa katawan niya. At sa pakiramdam niya ay nababali ang mga buto niya. "You spent hours with Syra. Pinagsawa mo sana ang sarili mo sa kanya nang hindi akong..." "Nagseselos ka kay Syra?" Banayad ang tono nito pero naroon ang galit sa ilalim ng tinig. "Wala akong pakialam kahit sino pang babae ang makasama mo. Just leave me alone." At muling nagpilit kumawala. Nang hindi niya magawang kilusin ang mga braso, ay tinangka niyang tuhurin ang asawa. Subalit nakahanda ito at madaling naiiwas ang sarili. "You little wildcat!" Ani Jasper na muling niyakap ng mahigpit ang asawa sa paraang hindi ito makakakilos. At pagkatapos ay mariing siniil ng halik. Sadyang marahas na hinahagkan siya at walang pakialam kung nakadarama na siya ng sakit. Nakulong sa lalamunan ni Layel ang pagdaing sa sakit. Huminto siya sa pagpalag dahil habang ginagawa niya ay dumidiin ang halik ni Jasper at totoong nasasaktan na siya. Pero hindi huminto sa paghalik si Jasper. Binago lang ang paraan. A little less painful, yet urging her to open her mouth. Yet, she refused to pat her lips. Mahigpit na hinila ni Jasper ang buhok niya patalikod. And she gasped in pain and parted her lips. Sinamantala ni Jasper iyon and probed deeply sensually. Pinakawalan nito ang mga braso niya and his hands started exploring her body intimately and erotically. While his lips teased and caressed, he was seducing her to compliance and she moaned softly. Sukat doon ay iniwan ni Jasper ang mga labi niya at hinagod ng tingin ang mukha ni Layel. "Isn't it better if you'll just listen to your body?" "Go to hell!" She hissed and tried to struggle again. Subalit sa isang iglap ay nasa mga labi na niya uli ang mga labi ni Jasper, kissing her roughly
bruising her lips, at muli ay huminto sa pagpalag si Layel. Muli rin ay nagbago ang paraan ng paghalik ng asawa. His tongue parted her lips and playing with hers, very provocative expertise. He was kissing her deeply and then withdrew and kissed again and again. Na hinihikayat siyang tugunin ang ginagawa nito. At unti-unting nawaglit sa isip ni Layel ang pagnanais na tanggihan ng asawa sa lahat ng paraang alam niya. Ni hindi niya namamalayang naiangat na siya nito mula sa sahig and she was clutching his shoulders as if they were a lifeline. At nang buhatin siya nito patungo sa kama at nang alisin ni Jasper ang tuwalyang nakabalot sa ibabang bahagi ng katawan nito, ay muling bumalik sa katinuan ng isip niya. Ayoko, Jasper! Ayoko! Nakikiusap ang tinig niya. Wala siyang laban sa lakas nito. At lalong wala siyang laban sa sensual na pananalakay nito sa katawan niya. Tell me that later, babe. He answered and ragged breathing. Ni hindi niya napuna ang banta sa likod ng tinig nito. Isa-isa nitong hinubad sa katawan niya ang suot niyang pandyama. At muli ay sinikap niyang manlaban dito, subalit lalo nang hindi siya makakilos. He was on top of her, in a stride. Pagkatapos ay yumuko ito and cupped her head and kissed her with so much tenderness na hindi alam. Pakibagayan ni Layel. He was rough one moment and then gentle next. His hand on her breast and fondled each nipple gentle. His mouth trailed a pat down her ear and gave it a gentle wet bite and then down her throat. His tongue tasting the delicate hollow. In seconds, his mouth closed on her breast at hindi mapigil ni Layel ang magpakawala ng marahang pagsinghap. Hindi niyang magawang manatili, huwag kumilos. Her hands clutching on his shoulders. Pagkatapos ay wala sa loob na hinaplos ang buhok ng asawa. Layel, bulong ni Jasper in between kisses. His mouth slid down to her stomach and her thighs. Subalit ang kaunting pride na natitira sa kanya had made her struggle when he positioned himself above her and parted her thighs. Be still, babe. Marahas nitong bulong and drove deeply at tuluyang inalis ang walang silbi niyang pagpalag. And then she was clutching his shoulders as he kept moving. Jasper moaned harshly when she writhed and gave small erotic whimpers and thrust fiercely. At hindi gustong paniwalaan ni Layel ang sariling katawan. Nalulunod siya sa matinding sensasyon. Iba ang nararamdaman niya ngayon kaysa noong una siyang inangkin ni Jasper. Her body ached for fulfillment as he thrust roughly and deeply. His thrust giving her wave after wave of ecstasy. At nang sa inaakala niyang hindi na siya humihinga, huminto si Jasper. She opened her eyes in confusion at sinalubong niya ng naghahamong mga mata ang asawa. Why? Tell me you want me. Marahas nitong utos. Oh! Napapikit si Layel. Jasper can't be this ruthless. At nang muli niyang tingnan ito, ay naroon ang determinasyon sa mga mata nito. You can't do this, Jasper. I will and I can, babe. He started to roll off. Don't!
I want you. I want you. And you will pay for this. Isinigaw niya sa matinding kahihiyan, galit, and passion, and unfulfilled ecstasy. Marahang tumawa si Jasper and started moving. Slow at first, then moved wildly, savagely, na sa pakiramdam ni Layel ay umikot ang paligid at sumabog ang liwanag ng araw sa buong silid. Iyon lang ang hinihintay wari ni Jasper and drove her hard one last time and whispered her name. Ibinagsak nito ang katawan nito sa kanya at nanatili roon hanggang sa unti-unting bumalik sa normal ang paghinga nilang dalawa. He showered tiny little kisses across her face at pagkatapos ay tumayo. Hindi ko gustong gawin sa iyo yon, Layel. Wika nito sa tonong tila humihingi ng tawad. Pero hindi sa lahat ng oras ay kaya kong tanggapin ang mga insulto mo. I don't think I deserve any of those. Hindi niyang magawang salubungin ang tingin nito. Idinapa niya ang sarili and tried to hold back her tears. Narinig niya ang buntong hininga ni Jasper bago ito pumasok ng banyo. She hated him. She hated herself. Hindi siya makapaniwalang sa kabila ng galit niya kay Jasper ay nagawa nitong pukawin ang ganoong uri ng pangangailangan sa kanya. She felt wanton and cheap at napahiya siya ng husto. Hindi niya kaya kung sa susunod na pagkakataong angkinin siya ng asawa ay ganoon uli ang mangyayari. Pero lalong hindi niya magawang ibigay ang sarili ng kusa nang hindi tumatanggi at labanan ito. She was tired at hindi na niya namalayang nakatulugan na niya ang pag-iisip. Kinabukasan ay nagyakag ng bumaba ng bagyo si Layel na hindi naman tinutula ni Jasper. Jasper, Layel! Salubong ni Doña Margarita. Bakit lumawas na kayo agad? Sandaling sinulya pa ni Jasper ang asawa at hinalikan ang ina. Napag-usapan namin ituloy na lang ang honeymoon, Mama, pag nagpunta kami sa Las Vegas sa isang buwan. Isa pa, hindi naman kami papayag ni Layel na hindi namin kayo maihatid ni Papa sa airport bukas. Umaliwalas ang mukha ng matandang babae na tinanggap ang halik ni Layel. Kung sa bagay, mas gugustuhin pa namin ang papa ninyo na makasama kayo roon. Pero bakit kailangan pang maghintay ng isang buwan, iho? Marami pang aayusing papeles para sa passport ng asawa ko, Ma. Bukod roon ay kailangan maihanda ko ang lahat ng opisina para sa isang buwang bakasyon. Ang papa nga pala, nasa opisina, iho. Gusto maupo muna sandali sa mesa muli bago umalis. Namimiss raw niya. Iyon ng ilang taon niyang hindi nahawakan. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito na tiyak ni Layel na nagbalik sandali ang nakaraan. Magbibihis lang ho ako sandali, Ma, at susunod din kami doon. Kailan ba talaga ang schedule ng flight niyo bukas? Sinabi ng matanda ang oras ng pag-alis nila bukas. Tumango si Jasper at inakbayan ng asawa patungo sa silid. Pinaniwala mo na naman ang mama mo na pupunta tayong Las Vegas. Akusa ni Layel nang nasa silid na sila. Hindi ako nagsisinungaling, Layel. Bagot na sagot ni Jasper na nagpalit na ng damit. Iniwasan ni Layel tingnan ang katawan ng asawa. Hindi niya maitatangging may kakaibang damdaming dulot ang makitang hubad ito. Idagdag pa ang alaala ng sinundang gabi. Susunod tayo sa Las Vegas sa oras na maipaayos ko sa ahente ko ang passport mo. Bakit kailangan magtungo tayo roon, Jasper? Upang mapagbigyan ng magulang ko at muli ay wala kang karapatang tumanggi. Dahil binili mo ako,
hindi mo kailangang ipaalala. Paasik niyang sagot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatiling asawa-asawa mo, Jasper, nang dahil lang sa pagkakautang ng daddy sa iyo. Makawala pa kaya si Layal kay Jasper? Para sa mga susunod pang kaganapan, maaaring pakilike ng ating video, pindutin ang subscribe button, pati na rin ang notification bell for more updates!